No amicable settlement. Ito ang naging resulta ng halos 20 minutong pag-uusap ni na Jose Manalo at ng kanyang asawang si Annalyn sa loob ng opisina ni San Juan Fiscal Maria Dina Paulino noong Miyerkules. Dahil bigong magkaroon ng pag-aayos, magpapatuloy ang isinambang kaso ni Annalyn laban sa TV host comedian na paglabag umano sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children. Matapos ang paghaharap, formal na nagsumite si Jose ng kanyang counter-affidavit kontra sa mga inihain ng kanyang asawa noong Pebrero. Tumayo ka at itaas mo ang mukha ng kamay. Ikaw, Mr. Manalo, ay pumirma ng isang counter-affidavit. Ito ay nakasaad sa salitang pages. In 17 pages, lahat ba ng inilagay mo rito ay pinatototohanan mo pa ang katotohanan lamang? Pagkalabas ng opisina, sa pambihirang pagkakataon ay sumagot si Jose sa nag-aabang na media tungkol sa issue. Ano po nangyari? Andun na, so hindi ayaw paayos, hindi na iniintindi kung ano, parang lahat nung kailangan kitain ko, nandun, kailangan ko rin mabuhay. Ano po ang gusto niyo po talaga mangyari? Lagi ko naman sinasagot dyan, siyempre. Ang concern ko lang yung sinasagot. Yes, obviously, very affected siya dito. Kasi ang pinaglalaban niya nga dito, hindi lang yung sarili niya as a wife na naabuso, kundi yung pati sa kapakanan ng mga anak niya na naabandon na. Ano po mensahe niyo sa mga bata, especially po, nami-miss na po kayo at ilang months na rin kung hindi po nakita po yung mga bata. Siyempre, namimiss din yung mga bata. At darating hindi siguro yung right time para magkita-kita. Para ma-explain din sa kanila. Yun nga yung pag-abandon ni Jose mismo sa mga anak niya at kay Annalyn. So yun ang napakahalaga dito, yung mga anak nila. Ang kaso ay bunsod ng umano'y pag-aabandona ni Jose sa kanyang asawa at tatlong anak simula noong Enero. Samantala, nakatakdang magharap muli ang magkabilang kampo sa April 25, kung saan inaasahan naman ang pagsumite ni Annalyn ng sagot sa counter-affidavit ni Jose. Tututukan ng Showbiz Central ang susunod na development sa nakatakdang preliminary investigation.